kapit ni dating Senador Ninoy Aquino nang siya ay barilin at napatay paglapag ng kanyang sinasakyang eroplano August 21, 1983 sa Manila International Airport. Maraming taon na ang lumipas subalit hindi pa rin mahanap ang nawawalang piraso na bubuo sana sa tunay na kwento ng kanyang malagim na sinapit. Maraming mga haka-haka at opinyon ang naglabasan mula pa noong mawala ang dating senador. Ilang mga tao at grupo na ang mga naakusahan, subalit hindi pa din natutukoy kung sino ang punot dulo sa naturang pagpaslang. Ilan sa mga naging akusado at sospek ng mga tao ay si Rolando Galman, ang Five Wise Monkeys, si Danding Cuangco, at ang mismong dating asawa ni Ninoy Aquino na si Cory Aquino. Oo paps, tinawag ko siyang dating asawa dahil sa ilalantad nating lihim mamaya tungkol sa kanya. Ayon sa maraming nagsabi, ayaw raw talagang maupo ni Cory Aquino bilang presidente ng Pilipinas. Subalit ang mga Cuangco sa kanyang paligid ang nagtulak sa kanya at may malaking interes sa pwesto sa pamahalaan. May ilan din na nagsabing sa pagpanaw ni Ninoy Aquino ay pagbubundo na ng sisi si Ferdinand Marcos at ang kanyang pamahalaan. Dahil sa pagkakapatay kay Ninoy Aquino, mababaling ang simpatsa at tiwala ng mga Pilipino sa mga Aquino na magagamit nila para sila naman ang magmay-ari ng palasyo. Si Ninoy ay kilala na dating may koneksyon sa leader ng Hukbalahap na si Luis Taruk. Si Ninoy din ang nakiusap kay Noy President Ramon Magsaysay para mapanatili ang kapayapaan lalo na sa Central Zone kung saan mas higit na nananalasa ang naturang grupo. Si Ninoy Aquino kasama si Manuel Manahan ang naging mga representative ni Ramon Magsaysay para pasukuin ang mga Hukbalahap noong May 17, 1954. Sa pagsuko ni Luis Taruk, kasama ang kanyang grupo ay siya namang pagsulpot ni Joma Sison at ang pagkakatatag ng grupong CPP o Communist Party of the Philippines at NPA o New People's Army na simbolo ng rebelding grupo sa Pilipinas, partikular na sa Central Luzon kasama na ang Tarlac na kilalang teritoryo ng mga Aquino at Cuangco. May ilang nakapagsabi pa na sinadyang patayin si Ninoy para matuloy ang planong pagpapabagsak sa pamahalaan ni Marcos ayon sa kanilang napag-usapan. At kung ating lalawakan ang ating pag-iisip, dalawang Aquino na ang naupong mga presidente sa ating bansa. Subalit wala ni isa sa kanila ang nagplanong muling buksan ang kasong ito lalo't nagkaroon sila ng mataas na kapangyarihan sa bansa na maaari nilang gamitin para sa mas malawak na investigasyon. Alam na ba talaga nila kung sino ang may sala at kinalimutan na lang ba nila ang nangyari? O baka natatakot sila na maungkat ang tunay na nangyari at sa huli sila ang masisisi? Nagtataka din ba kayo kung bakit gano'n na lang kung manahimik ang mga anak ni Ninoy Aquino, sampu ng kanyang mga kamag-anak tungkol sa kanyang kalunos-lunos na sinapit? Tila binaliwala na nila ang tamang hustisyang magbibigay ng katahimikan sa lahat, lalong-lalo na kay Ninoy. Si Cory at Noynoy na parehong nagkaroon ng malakas na kapangyarihan sa gobyerno ay hindi man lamang gumawa ng aksyon at malawakang investigasyon para makuha ang hustisya sa pagkamatay ni Ninoy Aquino. Lingid sa kaalaman ng iba at ayon sa aking nabasa, sa pananatili ng pamilya Aquino sa Amerika, naganap din pala ang paghihiwalay ng mag-asawang Cory at Ninoy Aquino. Kaya din pala hindi gaanong apektado si Cory sa pagpanaw ni Ninoy. Narito pa ang ilan sa mga nasasaad sa artikulo. Ang mag-asawang Ninoy at Cory Aquino ay nag-divorce noong 1980 sa Boston, Massachusetts. Nag-file ng divorce si Cory noong sila ay nasa Boston. Pilit niyang pinapapirma si Ninoy sa divorce paper subalit tumanggi ito dahil iniisip niya ang kapakanan ng kanilang mga anak. Si Cory ay may katangian na malamang ay hindi naiintindihan ng marami. Habang silang pamilya ay naninirahan sa Boston, may isang pagkakataon na sa tuwing sila ay mag-grocery, si Ninoy ay may sariling pushcart ng kanya lang at si Cory naman ay meron din kasama ang kanyang mga anak. Pagdating naman sa paghahanda ng kanilang pagkain, si Ninoy ay hindi pinakikialaman at siya ang gumagawa ng sarili nitong pagkain. Sa puntong iyon, hindi masaya si Ninoy sa pagsasama nila ni Cory. Subalit sa kabila ng sitwasyon nilang ito, si Ninoy pa rin ang siyang responsable
sa lahat ng mga bayarin at iba pang pangangailangan sa bahay habang wala naman kahit ni isang sentimong inilabas si Cory Aquino. Sa mga pagkakataon na kinakapos sila financially, si Ninoy ay lalabas ng kanilang bahay at tatawag ng palihim sa payphone na nasa kalsada sa Boston para makahingi ng tulong pinansyal sa kanyang mga fraternity brother sa Upsilon. Makalipas lamang ang ilang oras, bigla na lamang may kakatok at magdadala ng pera sa mismong pintuan nila. Ayon pa sa artikulo, ang kanilang pagsasama ay pagkukunwari lamang. Ang nais lamang ni Cory ay maprotektahan ang kanyang imahe mula sa mapanghusga nilang mga kamag-anak at para na rin sa kanilang mga anak. Napanindigan ito ni Cory dahil takot din siya na mahusgahan, kaya nangako siya sa kanyang sarili na walang makakaalam ng kanilang sikreto. Sabi din sa artikulong ito, kumpirmado na umano isa sa mga kamag-anak ni Cory at apat pang mga tao ang nagplano ng pagpaslang kay Ninoy. Malaki din ang suspecha na alam niya ang lahat ng mga mangyayari at nakaplano, subalit pinagkibit-balikat lamang niya ito. Taliwas sa kanyang mga sinabi, ayaw umano ni Cory sa advokasiyang demokrasya ng kanyang asawang si Ninoy. Ang gusto lamang niya ay mamuhay na parang reyna at mabili niya lahat ng nanaisin niya sa kanyang buhay. Ang kanyang pagkahumaling sa paglalaro ng mahjong ay totoo din. Sa tuwing siya ay nasa bahay lamang, gustong gusto niyang nakikipaglaro ng mahjong sa kanyang mga amigo at amiga sa loob ng kanilang guest room. Sa tuwing siya ay lalabas sa kwarto para kumuha ng mainom para sa kanyang mga kamadyong, dire-diretso lamang ito, pakusina, kahit na makikita niyang may mga bisita ang kanyang asawa. Si Ninoy na mismo ang nahihiya para sa kanyang asawa na hindi man lang marunong makitungo at mag-alok ng kahit anong maiinom. Hindi siya marunong bumati sa kahit kaninong nagiging bisita ng kanyang asawa. Nilalagpasan lamang niya ang mga ito na tila walang ibang tao sa kanyang paligid, at minsan pa'y nagpapakita ito ng mga pahiwatig na ayaw niya ng may ibang tao sa kanilang bahay maliban sa kanyang mga kamadyong. Si Ninoy din ang gumagawa ng mga gawaing bahay katulong ang kanilang mga kasambahay. Inuulit ko, ito ay base lamang sa aking nabasa at sariling pagsisiyasat. Hindi kita pinipilit na maniwala at hindi ko din sinasabing dapat mong paniwalaan ito.